Suspect sa pang-hold up kalaboso sa Pasay City. Ang suspect, napilitan lang umanong magnakaw dahil hindi makahanap ng trabaho. Si Vel Custodio sa detalye. Huli sa Oplan Galugad ang robbery suspect na si alias Romeo sa Pasay City. Nalambat siya matapos timbrihan ng isang concerned citizen ang mga rumrondang pulis. Nang kapkapan, nahuli sa suspect ang isang kalibre 38 na revolver na naglalaman ng 6 na bala. Kasama sa nakumpiska ang bag na naglalaman ng 3 company IDs, debit card, itim na wallet at perang nagkakahalaga ng mahigit 1,000 piso. Meron sa loob ng mga company IDs na hindi nakapangalan sa kanya. Nung tinrace nila yung tao na yon na isang call center agent, nakumpirma nga nila mula dito sa biktima na ito na siya ay na-hold up. According po sa statement ng ating victim, dalawa yung na-hold up sa kanila. Itong si nahuling suspect na si alias Romeo at yung isang kasalukuyan pang hinahanap ng ating mga pulis na si alias Jamil. Ayon sa nahuling suspect, ito ang unang beses na nasangkot siya sa pang-hold up. Galing pa raw siya sa Palawan at dumayo siya sa Pasay para maghanap ng trabaho. Pero bigo siyang makahanap ng hanap buhay kaya kumapit siya sa Patalim. Dito siya nainganyo magnakaw ng isang alias Jamil. Doon ko siya nakilala sa Ross Boulevard eh. Kasi doon ako natutulog. Nakikita niya ako sa gilid. Pinibigyan niya ako pagkain. Kaya yun. Parang nabaitan na ako sa kanya. Tapos nung inalok niya ako nung ganun, din ako nagdalawang isip na sumama. Itinanggi ni alias Romeo na siya ang nagmamay-ari ng baril. Inilagay lang daw ng itinuturo niyang recruiter ang baril sa loob ng bag. Palaisipan sa suspect kung nasaan nagtatago si alias Jamil. Malahanap po eh. Kasi ano eh, sa tuwing dadaan siya doon, ibigyan niya na ako ng pagkain, tapos tatambay lang siya konti, kakausapin niya ako, tapos mamaya kakalit na siya, mag-i-bike na ulit siya. Bukod sa pagnanakaw, napaamin din ng suspect na minsan na siyang gumamit ng illegal na droga. Patong-patong na kaso ang kanyang kakaharapin. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.